ngayong Linggo. Atake sa kabuhayan ng vendors, airstrikes sa Bukidnon at pamamaril sa mga lumad. Yan at ipapangulat sa atake alert. Barangay level na ang pagpapalaya sa street vendors matapos ilabas ng DILG ang memorandum order. Binibigyan lang ng 75 days starting February 16 ng mga LGU para i-clear ang mga kalsada kasama ang vendors. Ayon sa Grupong Gabriela, libo-libong kabuhayan ang maaapektuhan ng memorandum. Ang masakit, walang alternatibong ibinibigay ang gobyerno para sa mga maaapektuhan ng clearing operations. Sa Impasugong, Bukidnon, higit 20 pamilya ang nagbakwit matapos sabay na naglunsad ng airstrike at ground strike ang 403rd Infantry Brigade at 8th Infantry Battalion. NPA areas daw ang gustong itarget ng AFP, pero ayon sa karapatan na ilagay sa panganib ang buo-buong mga komunidad dahil sa pambobomba. Sa Surigao del Sur, hinagisa ng granada at pinagbabaril ang komunidad ng lumad sa barangay Jatagon, Lianga. Isang 5 taong bata at 2 ang sugatan sa nangyaring strafing. Mga sundalo ang tinuturo ng mga residente sa likod ng pamamaril. Matagal nang nananawagan ang mga manobong luma dito na i-pull out na ang mga sundalo sa kanilang lugar. Sa barangay na ito, nakatayo ang Lumad School na Alcadev kung saan pinaslang noong 2015 ang 3 Lumad leaders. Sa Getafe, Bohol, inaresto ng 47th Infantry Battalion ang mag-asawang sina Reynaldo Camacho at Carmelita Cañeda at tinaratangang high-ranking CPP NPA officers umano. Pero ayon sa kapatid ni Reynaldo, magkakasama sila nang dukutin si Reynaldo ng mga sundalo. Nagpumilit ang mga sundalo na pumasok sa bahay nila, kinuha ang mga gamit at isinakay si Reynaldo sa van. Nagulat na lang sila sa balitang may baril at bomba raw na nakuha sa mag-asawa. Ayon naman sa kapatid ni Carmelita, maaaring pinag-initan sila dahil sa matagal na nilang laban sa lupa.